Ay magsaya, bahay ng koon, tunay ang ganda sa kanyang harap. Kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo'y magpunta sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay atin pong ipagdiwang ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma, ngayong 9 ng Nobyembre. Ang palasyo na ibinigay ng pamilya Laterani noong taon 324 kay Papa Sylvester Ono upang mayroong pinakauna na luklukan ng Santo Papa. Kaya tinatawag na ina ng lahat ng mga simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakikisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media at ang TV Maria at iba pang mga naugnay sa atin dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. 10 na ang ating panalangin para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Ezekiel, ipinapahayag ng anghel na nagmula ang tubig na nagbibigay buhay sa templo ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, nilinis ng Panginoon ang templo upang kanyang ipahayag na ang templo na buhay ay siya, na kung ito ay sisirain na mga hindi naniwala sa kanya at patayin siya sa magitan ng kamatayan sa krus, ay mabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Sa ating buhay, tayo'y naging bahagi din sa mistikong templo na simbahan ng Diyos, na tayo isa sa mga buhay na bato. At dahil napabilang tayo sa templo ng Diyos, kinakailangan natin ang laging maugnay sa Panginoon. At sa mga sandali na tayo dahil sa ating kakulangan, kainan at kasalanan ay napalayo, napahiwalay sa Panginoon, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Habuli sa kesa kaitaasan at sa lupa'y kakayamaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpilit ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang kagurihan. Panginoong Diyos, Arinang Lahat, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, itong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanal ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ka, Diyos Ama. Amen. 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 Panalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, mula sa buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kadangloob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim ito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat ng patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito
ni mawawalan ng bunga, pagkat ang dilidilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulo. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulo. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulo. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi. Nangalan ko'y manatili. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kahit pumunta si Jesus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito
at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naaalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magpagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Narito tayo sa Anoybi ng Nobyembre at pangalawang Sabado ng buwan ng Nobyembre upang ating ipagdiwang ang kapistahan ng dakilang o palasyong simbahan ng Laterano sa Roma. Na ito yung pinaka-sentro noon sa simbahan sapagkat noong ibinigay ng Laterani na pamilya na dating nilagyan nila ng mga kabayo para sa giyera, ngayon ay ginawa ng sentro para sa simbahan kaya tinatawag ito na ina ng lahat ng simbahan. Bago nalipat ang sentro ng simbahan sa Avignon at napunta sa Vatikano. Ang kahawig po ng Laterano na dakilang basilika o palasyong simbahan ay ang simbahan ng Quiapo. Bakit po? Doon, nandoon rin ang ating poong Jesus Nazareno. Pero siya ay Panginoong Jesus na nagliligtas. At si Juan Bautista. Dito naman sa atin, parokya tayo ng San Juan Bautista at tayo ay shrine ni Jesus Nazareno. Magkahawig nga ang inang simbahan ng Laterano sa simbahan ng Quiapo, Jesus at si Juan Bautista. Pero ang tingnan po natin sa ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa templo. Mahalaga po itong pagtingin natin sa templo sapagkat ito po ay may malaking kahulugan sa buhay natin. Ang templo sa mga Hebreo ay tinatawag na hekal o kaya mikdas. Anong kaibahan sa dalawa? Ang hekal ay templo na para kay Yahweh. Ang mikdas din ay ganon, pero mas ang hekal. Pero dahil ang ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinokona Griego, sa Koinokona Griego, itong hekal ay naos. Na nasali naman sa Latin, templum. At kung tingnan natin sa buong Biblia, mayroon pong 100 kabisis na ulit itong salitang templo. Ano ba ang templo? Una, dapat nating tingnan na ang Diyos ay siyang pinaka-banal o kabanal-banal ang banal sa lahat ng mga banal. At gusto niyang makipagtagpo sa tao upang makilahok sa kanyang kabanalan. Kaya dito yung templo. Ang templo ay isang espasyo, isang larangan na kung saan ang Diyos ng puspos ng kabanalan ay makipagtagpo sa tao upang makiisa sa kanya. Pangalawa, ang templo ay ugnayan ng langit at lupa. Sa lupa, mayroon ang tinatawag na bahay dalanginan, bahay ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng mga nagpupugay sa kanyang templo. Pangatlo, ang templo ay isang napakalaki o napakalawak na simbolo na nagpapahayag
ng panukala ng Diyos na gusto niya na lahat tayo'y magsama-sama upang mapasa sa Kanya at magkaisa sa Kanyang kaharian upang lahat ng mga nilikha, lahat ng mga banal, lahat ng mga pinipili ng Diyos ay doon paghaharian ng kabanal-banalang Diyos sa pamagitan ng Kanyang kaluhatiang at o kaya maluwalhati na trono. Pero tingnan natin itong kahulugan ng templo sapagkat napakarami po ang kahulugan ng templo. Pipili lang tayo ng siyam na mahalaga na kahulugan ng templo. Ang una yung templo na tinatawag na tabernakulo na itinayo ni Moises doon sa Silo. Na kung saan nandoon yung arka o kaban ng tipan na nagpapahayag ng ugnayan ng Diyos at ng Kanyang bayang hinirang. Pangalawa ay ang unang templo na itinayo ni Solomon. Ito yung pinakamagara, pinakamaganda na templo, pero sinira sa kalaban. Pangatlo, ang templo na inayos ni Zerubbabel upang magkaroon ng sentro ang lahat ng mga hinirang ng Diyos at magpupugay sa Kanya. Pang-apat, ang pangalawang templo na itinayo ni Dakilang Herod o Dakilang Herodes. At ito yung templo na ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, 13 at sumusunod, na kung saan pumasok ang ating Panginoon sa panahon ng Paskwa. Ano po yung Paskwa? Ang Paskwa ay ang Independence Day, ang alaala, na kung saan ang lahat ng mga Israelita doon sa Ehipto ay pinagdaanan lang ng anghel ng kamatayan sapagkat naglagay sila ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan at ang tawag doon ay Paska, ibig sabihin nilihis. At sa panahon ng Paskwa, lahat sila ay pupunta doon sa templo ng Jerusalem upang mag-alay ng pagpupugay sa Diyos dahil sila ay pinalaya sa Diyos, pinalaya ng Diyos na si Yahweh. Ang panglima na templo ay ang templo ng katawan ng ating Panginoong Nazareno. Kaya sinasabi niya sa ating ebanghelyo ngayon na gibain ninyo ang templong ito at sa pangatlong araw itayo ko uli. Yun yung templo na katawan ng ating Panginoong Hesus. Yun yung panglima na templo. Ang panganim na templo, noong ang ating Panginoon umakyat na sa langit at bumaba sa panahon ng Pentecostes, ang Espiritu Santo sa anyo o ng dila ng apoy ay nabuklod ang simbahan o eklesya. Ang eklesya ay pinagbuklod na templo ng Diyos na kung saan kinukumpuni ng mga buhay na mga bato na kung saan ang ulo ang ating Panginoong Hesus at lahat tayo ay bahagi sa mistikong katawan ng Panginoon na simbahan at templo ng Diyos. Ito yung pang-anim na kahulugan ng templo. Ang pang-pito na kahulugan ng templo ay sa katapusan ng panahon na pahayag doon sa aklat ng pahayag, Revelation, na sa katapusan ng panahon, ang templo ng isang panibagong Jerusalem ay bababa sa langit at mabuklod sa lupa upang lahat ng hinirang ng Diyos ay pag-isahin at yon ang pinakadakila na templo. Pangwalo na templo, itong ating napakinggan sa ating unang pagbasa na nasa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, 1 at sumusunod, na ito yung templo na nagbibigay buhay, na yung
yung patay na lawa o Dead Sea ay mabuhay muli at lahat ng madaanan ng tubig na mula sa templo na mga tanim ay mabuhay. Ang mga kahoy ay magkaroon lagi ng dahon, ang dahon ay maging medisina at ang bunga nito ay pagkain. Kaya ito yung tinatawag na templo milenial ni Propeta Ezekiel at pangsiyam. Ito yung pangsiyam na pinakamahalaga na templo. Ito yung templo ng Diyos na kung saan sa simula pa ay kanya pong nilikha ang tao at inilagay doon sa Eden, doon sa kapangyarihan na punong-puno ng kagalakan at buhay na walang hanggan sa tinatawag na paraiso. At yun mismo ang Diyos ay siyang pinakadakila na templo para sa lahat na ang saan, na kung saan, doon tayo nabubuhay at lagi tayong naugnay sa Kanya, sa Kanyang dakilang kabanalan at sa Kanyang kapangyarihan na magbahagi ng buhay na walang hanggan. At ito yung kagalakang walang hanggan na ibigay ng Diyos sapagkat yon ang Kanyang presensya. Kaya kapag makita ninyo ang templo na ginawa sa panahon ni Solomon at ginawa rin ni dakilang Haring Herodes, ay mayroong menorah. Magpahanggang ngayon, may menorah na isang kandila, panglagyan ng kandila o mayroong pito na mga nakasindi na kandila, menorah, yun ay simbolo ng kahoy ng buhay doon sa Eden, sa paraiso, upang maipayag yung dakilang templo ng Diyos. Magpahanggang ngayon, tayo ay magkaroon ng isang pag-asa na tayo na naging templo ng Diyos at bawat isa sa atin na mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang pagiging templo ay siyang una sa lahat, ang paggalang. Ang paggalang nito, kaya una itong bahay dalanginan, itong shrine, basilica minor, halimbawa ng Quiapo, anuman ang simbahan, anumang kapilya, anumang ermita, anumang mga chapel o makikita natin, dapat igalang natin sapagkat yun ang pook na kung saan nariyan ang Diyos na makipagtagpo sa atin. Hindi lang na tayo basta dadaan at papasok sa simbahan na hindi tayo yoko. Kailang yoyoko tayo at kung pwede pa na luluhod muna upang tayo ay magbigay ng paggalang sa Diyos. Kasi parang nakikita na natin na pinagdaanan na lang ang simbahan. Hindi man lang yumuko ang mga tao, hindi man lang lumuhod at maggalang nito. Kung kulang tayo sa paggalang sa templo, parang hindi na natin ginagalang ang Diyos. Kaya yung gustong magbigay papugay at paggalang sa Diyos, pumalakpak ng malakas upang tayo dito sa loob ng ating Basilica Minor ng Quiapo, tayo ay naugnay sa pinakadakilang templo na presensya ng Diyos na ang bawat isa ay dapat nating igalang sapagkat templo ng Espiritu Santo. Pero igalang rin natin ang mga bahay dalanginan, mga chapel o mga maliliit o malalaki man na simbahan sapagkat yon ang pook na nakipagtagpo ang Diyos sa buhay natin. Sa ating paggalang, naway tatahimik ang lahat upang pakinggan ang Kanyang salita. Ang salita niya na hindi lang binabasa dito sa liturhiyan ng salita, ang Kanyang salita na nagbulong-bulungan o nagbumubulong sa ating mga konsyensya at sa ating mga puso upang pakinggan natin sa katahimikan ang bulong ng Diyos, ang Kanyang sinasabi, ang Kanyang mensahe na dapat nating bigyang pansin sapagkat kung minsan wala na tayong panahon sa katahimikan upang damhin, upang pakinggan, upang ugnayan at namnamin ang mensahe ng Diyos sa bat isa sa atin.
dito sa templo ng Diyos, dapat nating gawin ang ating ugnayang malaliman sa Diyos upang maipahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naanahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kalili ni San Pedro. Manangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu at atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pangdaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumaon naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, itinas mo ang katawan ng anak, ang malahating templo na muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa kayunding muling pagkabuhay. Ng namito, mita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito na ipinagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo. Ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng Espiritu na makipagkapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinlaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng mulahati. Kahit isa namang hilsi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Asan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Ruiz Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirsalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Amen.
your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lonely sparrow finds a where she may lay her young. In your altars, my King and my God, thou lovest your blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness floods and escapes. I would forsake a thousand other days anywhere if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God. Announcement, inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na nabinago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo,
sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais na magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala na Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Prayer Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Katapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o nasa San Juan lamang ang nabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, nilob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagalo mong sa aming pakikinabang. Kami, panahanan ng iyong kagandang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot na lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing aming hiram na buhay. Kung kawang lupo kami nanalangin at kami nagmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan sa kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kayo may narito, kayo may ugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan nawing iyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamakatulong tayo sa kapwa na mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tayo po ang templo ng Diyos. Ang mga bahay dalanginan ay templo din ng Diyos. Naway ang paggalang natin sa Diyos at pagmamahal, pagpugay sa Kanya, ipahayag natin ng buong puso. Ngayon po, ang pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inagbasan ko sa walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan yung kanan nagsusumamo sa imakamtanawa nila. Ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan namin yung mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw at ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa unang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang upahan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
kapayapaan namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.